Dahil nga sa nalaman ng ating mga otoridad yung nangyayaring pagkasira ng mga bahura, mga tol, dito sa Baho de Masinloc sa Panatag Shoal, dito sa West Philippine Sea, mga kapatid, at napag-alaman nila o ang duda nila ay ito'y ginagamitan daw ng cyanide, no, ng mga Vietnamese at Chinese fishermen, mga tol. Ay ang PBBM, mga tol, o ang President Marcos ay handa umanong kasuhan ang China kung mapapatunayan ang cyanide fishing sa West Philippine Sea. Yan ang mga tol, yan ang action, 'di ba? Dapat hindi pagbawal ang bahala yan, yung mga ganito mga bagay. Kasi ano yan eh, labag talaga sa batas yan, mga tol, lalong-lalo na sa ating soberanya. Kasi hindi nila sakop yan eh, hindi nila pag-aari yan eh. Sa atin yan, mga tol, eh, no? So itong papanoorin natin, mga kapatid, mula sa UNTV News. Lagi nga nating sinasabi, dapat aware tayo sa mga ganito mga bagay. Kaya samahan ninyo ako, mga tol, bigyan natin to ng commentary at reaction video ulit. No, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Pilipino at minamahal mo ang iyong bayang sinilangan, mga tol. Ayan, no? So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. They are intent to find a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Handa ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kung may ebidensyang nagpapatunay na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Yun lang yung kailangan natin, mga tol, eh, no? Ebidensya. Kasi mahirap nga naman magsampa ng kaso kung wala tayong ebidensya. Yun ang problema natin, mga tol. Diba? At alam naman natin na itatanggi ng China yan at ng Vietnam. At meron nga tayong videong panonoorin pa, no? Na itinatanggi ng China at sinasabihan tayong inaakusahan lang daw natin sila, mga tol. No? Yan ang paratang daw sa kanila na gumagamit sila ng cyanide fishing. At pwede nilang ibalik sa atin yan. Dahil nga simula pa lang yung mga pro-China, mga tol, sinasabi nila na ang mga Pilipino daw ang sumisira ng mga bahura dyan. Kaya binabantayan daw ng China itong Baho de Masinloc kasi pro-environment daw sila. No? So yun ang kailangan natin, eh, di ba? Kailangan natin talaga ng isang matibay na ebidensya para dito, mga tol. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagal nang naiulat ang cyanide fishing. Ngunit ito ay mas nakaka-alarma dahil tila nagiging talamak na. The best that we know is that there really is, as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Oo, matagal na. Sabi, matagal na ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. Yeah. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Mas nakaka-alarma ngayon to, mga tol, dahil dito sa mga disputed waters na to. Actually, dapat nga hindi na disputed yan kasi nanalo na tayo dyan eh. Pero dito nga sa mga disputed waters na to, mga tol, ilang mga bansa ang umaangkin dyan eh. So, syempre, magtuturoan yan. Tayo, syempre, tuturo natin sila dahil sila naman ang nagdo-dominate dyan, mga tol, eh. Hindi naman Pilipinas eh. Biruin mo yung mga maliliit na isda, ng mga maliliit na bangka ng mga mangingisdang Pinoy, mga tol. Di ba papalapit pa lang, hinaharang at pinapaalis na? So paano pa natin maisasagawa o paano pa maisasagawa ng mga Pilipino yung cyanide fishing na yan? No, sino ba yung nagdo-dominate dyan? Sino ba yung pinakamarami dyan? Di ba? Sino ba yung talagang sumisira ng kalikasan dyan? Di ba? Become more alarming is that it has become more prevalent. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Solicitor General o OSG ang posibleng aksyong legal ng pamahalaan laban sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Kabilang dito ang posibleng pagsasampa ng reklamo para sa environmental o marine damage laban sa China. Mm-hmm. Pero kailangan umanong mapatunayan ang napaulat na paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Di ba meron pang isang pagkakataon yung sirasirang mga corals? Di ba nga pangalan nito Risa Ontiveros, 'di ba gusto niya nga ring kasuhan ng China tungkol diyan sa bagay na 'yan, mga tol? 'Di ba? Nilinaw pa ng OSG kapag naayos na ang mga kailangan nilang dokumento ay makikipagtulungan sila sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at National Security Council hinggil dito. Mm-hmm. Samantala, sa pahayag na inilabas ng China, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang ulat ng paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan tulad ng mga inaakusa nyo sa Pilipinas, di ba?
Yan, no? Nakakatikim sila na sarili nilang gamot, di ba? Anya ng China ang proteksyon sa eco-environment. Baligan natin ng onte. Ministry spokesperson Mao Ning na ang ulat ng paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan anya ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Dantiamento, UNTV. Alam mo yung mga bagay na ganyang pinapahalagahan nila environment, di ba? Napaka-hipokrito kung pakikinggan mo na nagmumula yan sa kanila. Kasi kung titignan mo mga tol, ang pinakamataas ang pollution mga tol sa hangin, sa tubig mga tol. Wala. Pag tinignan mo sa mapa yung pinakapulang-pula, alam mo yun, pinakapulang-pula ibig sabihin pinakamataas ang pollution sa bansa nila eh. Tapos sasabihin nila pinapahalagahan nila ang ano? Ang environment. O ito sa ibang balita mga tol, tingnan natin tong ano pagtanggi nila. Yan sa UNTV pa rin, no? China itinanggi ang ulat sa paggamit ng cyanide ng Chinese fishermen sa Bajo de Masinloc. So tingnan natin to mga tol kung paano nila itatanggi. Itinanggi ng China ang ulat na umano'y paggamit ng mga Chinese na mangingisda ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Ay sa isang tagapagsalita ng Chinese Embassy, baseless o walang batayan at sheer fabrication o gawa-gawa lang ang nasabing ulat. Binibigyang diin ang... Baseless daw, walang batayan. Eh, no? Yan, pinagbabasehan na lang natin. Ganon nyo ba pinapahalagahan ng kalikasan? Diba? Tulad nga no sinabi ko kanina, meron ng ulat to eh, meron ng report eh. Bago pa magkaroon ng pandemic mga tola, ang pinakamatindi, ang pollution, no, na binubuga yung sa hangin mismo, walang iba sa bansa nila mga tol. Diba? Ganun ba sila magpahalaga sa kalikasan? Kaya kung masisiraman dito sa Bajo de Masinloc, sino ba yung mga taong walang pagpapahalaga sa kalikasan, diba? Niya ng malaking halaga ng Chinese government ang pagpapanatili ng ecological... Naku. Balikan natin. Malaking halaga ng gawa lang ang nasabing ulat. Binibigyang diin aniya ng malaking halaga ng Chinese government ang pagpapanatili ng ecological environment at pinanggagalingan ng mga isda. Nauna nang inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na iniimbestigahan nila ang nasabing ulat. Ikinababahala ng NSC ang ulat ng Bureau of Fisheries na gumamit ng cyanide ang ilang mangingisdang Chinese at Vietnamese para manghuli ng isda sa Bajo de Masinloc. Ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan o, bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero sinisira ng mga banyagang bansa mga tol. Vietnamese fishermen, kailangan ano rin yan mga tol. Papanagutin din yan kung sakasakali talaga. Saka itong mga Chinese, mga tol, na fishermen din, no? So, tulad nga nung sinabi kanina sa balita, wala pa tayong pinanghahawakan na matibay na ebidensya dyan at kailangan talaga natin ng matinding ebidensya. Pero isa lang ang malinaw, no? Na may sira talaga o sinira talaga itong mga bahura dito sa Bajo de Masinloc, mga tol. At sabi nga ng ulat ay parang ginamitan daw ng cyanide, no? Ito yung isang lasong chemical na ginagamit para sa mga ganito mga bagay, di ba? Ewan ko kung bakit nila ginagawa yan. Pero tulad nga nung sinabi natin kanina, kung pagpapahalaga lang sa kalikasan ng usapan, hindi sila papasa dyan eh. Di ba? Kasi ang pinakamatindi ang pollution eh, mula sa kanila mga tol eh. Subalit, inaangkin din ito ng bansang China at tinatawag nilang Huang Yandao. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na napanood natin? Pwede ka magbigay ng comment mga tol. At syempre pag napatunayan natin ito na talagang may kinalaman nga sila at sila ang sumira niyan mga tol, sinasabi ng ating gobyerno na handa nilang kasuhan ang China tungkol dito. At sana, no, hopefully may magawa yung kasong yun. Dahil yung international law nga, di naman nila pinapansin, di naman din nila kinikilala. So useless lang. Wala silang kinakatakutan. So comment ka na lang sa baba kung ano masasabi mo dito sa balitang to. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.